Pasigueño, magandang araw. Isang bloodletting activity ang isinasagawa ngayon dito sa Traffic Parking Management Office sa F. Manalo Street sa Barangay Santo Tomas. Ito ay katuwang ng pamahalaan ng councilor na si King Cruz, ang TPMO, sa pangunguna ng hepe ng Peace and Order Department na si Colonel Rodrigo de Dios at ang dugong alay Dugtong Buhay at ang katuwang pa nila na National Children's Hospital at ang Our Lady of Lourdes Hospital para nga sa proyektong ito. Para sa iba pang mga detalye kaugnay dito ay kakapanayamin muna natin si Colonel De Dios. Magandang umaga po, Colonel. Ay, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, ma'am. At welcome po dito sa ating yes. Bloodletting activity. Bakit po naisipan na magkaroon po ng ganitong proyekto? So, unang-una po, nabanggit nga sa amin ni Sir Nap, itong founder ng Dugong Alay, Dugtong Buhay, na medyo kinukulang na rin yung sa mga ospital na pinagdadala nitong mga dugo. Kaya naisipan namin sa pakikipagtulungan kay Konsehal, sa ating kabutihing konsehal, si Konsehal Alquin, kaya natuloy po itong ating programa na ito, activity. Ang mga kawani po ng new department ay nag-donate po. Opo, opo. Pero bukas po ito para sa mga taga-Lawas. Initially po, ito, inopen natin ito para dito sa miyembro po ng TPMO, yung Traffic Management and Parking Office, at saka sa POD po, yung Peace and Order Department. Pero ngayon po, sabi ko dito sa ating mga ibang mga nagdo-donate dito, kung meron silang mga kaibigan din, pwede naman po na pumunta rin dito, no? Para medyo madagdagan yung ating magiging donor. At hindi naman kasi lahat ng pumunta rito, meron pang screening, ano? So hindi naman lahat talaga nakukuha na, no? Kung mas maganda, kung merong iba pang magdarating, ano? Baka meron kayong gustong mensahe para sa mga mayroon ng Pasig at sa inyong mga kawani na rin tungkol dito sa inyong proyekto. Opo, una po dito sa ating mga miyembro ng TPMO, personnel ng TPMO at saka ng Peace and Order, muli inaanyayahan ko 'yon na meron naman tayong ginawang memory to, no, regarding sa activity na to. At ganun din po sa ibang mga kababayan natin, hanggang alas 4 na lang po kasi ito eh. Ayaw, kung sakali po at may yung iba naman ay willing mag-donate, pwede rin naman po, no, kasi medyo mamaya pong outgoing nung ibang personnel natin ng 2 o'clock at saka ko yung incoming, meron naman din po na magdadatingan, ano, just in case po na gusto nilang pumunta, pwede pa rin naman po, no, na priority natin yung TPMO at saka TPMO at saka POD, pwede pa rin naman po kung sakali na pumunta sila rito, no. May singit ko na lang po, ano ba po ang aasahan sa ating TPMO at POD? Ito po, katulad nung sinabi ko nung una, Peace and Order, ano po, sa POD, asahan nyo po yung apat na division natin, yung Bantay Pasig, Action Line, yung Public Safety Division, Kabataan Patrol. Asahan nyo po, pag ang pinag-usapan is yung sa Peace and Order, narito po yung aking mga division chief para tumulong po sa kapayapaan dito sa ating lungsod. Ano? At sa kabilang dako naman po yung ating mga personnel ng trap ng TPMO, asahan nyo po na bagamat talagang nakita natin yung volume ng sasakyan, ano? Pero gumagawa po kami ng kaparaanan para kahit papano maibsan po at sa sama-samang pagtutulungan ng kayo po ng mga mamamaya motorista ay makakatulong po para medyo mabawasan yung ating trapiko, no? May gusto pa kayo dagdag? Yun lang po at sana po tulong-tulong tayo maging maayos ang lungsod ng Pasig sa pangungunang ating butihing mayor, ano, si Mayor Bico. At alam nyo naman po na talagang ang layo nilang is para maging maayos, masagana at mapayapa ang lungsod ng Pasig, ano? Salamat po. Thank you so much, okay. Colonel. Thank you. At apo. At ating nakapanayam ang hepe ng Peace and Order Department at Traffic Parking Management Office na si Colonel Rodrigo De Dios at hinikayat niya ang ilan pang mga Pasigueño na magtungo nga dito sa TPMO office sa F. Manalo, Barangay Santo Tomas para nga dito sa kanilang isinasagawang bloodletting project. Inaasahan ng humigit kumulang 100 na blood donors ang makikisa sa proyektong ito. Binanggit nga kanina ng hepe na yung mga outgoing personnels nila, mga bandang alas 2 ay magtutungo na rin dito para makiisa sa proyekto at voluntaryong mag-donate ng dulgo. Simple proseso lamang mula sa pag-fill out ng mga blood donors ng kanilang form, kasunod na yung pag-check nga ng blood pressure, temperature, blood type at hemoglobin count upang masigurado na maaaring makapag-donate ang volunteer. Ilan lamang sa paalaala, sa mga nais mag-donate, kailangan kumain muna, may wastong tulog, walang ubo at sipon. At kanina nakita rin natin ang ilan mula sa PSD, sa silang grupo na nag-donate din ng dugo at ngayon abalahin muna natin si Sir Taneo.
Ayan, magandang araw po, sir. Pangalan po nila? Benjamin El Taneo po. Sir Benjamin, bakit po kayo nagdodonate ng dugo? Maganda po kasi sa katawan to, ma'am. Pag yung nagdodonate ka po ng dugo, napapalitan po ng bagong dugo po yung katawan mo. Tsaka nakakatulong ka na rin sa mga nangangailangan ng dugo. Ito po ba ay unang beses niyo nagdodonate? Bali, pangalawa na po. Okay. Nakamiss nyo kaya din ang kapwa niyo po, IPMO, Toro Department po. Kayo. Opo. Okay po, na mag-donate din po. Sa mga kasama ko dyan, mga Toro, maganda to. Gumaganda pa yung pakiramdam natin. Nagdo-donate tayo, nakakatulong pa tayo sa mga nangangailangan ng dugo. Okay, maraming salamat. Thank you rin po. At ating nakapanayamang isang representante o kawani ng Toro, na nag-donate nga ng dugo. Ayon sa kanya, ito yung ikalawang beses na isinasagawa niya ito. Nakikita rin natin ngayon si Chief Mendres na nagpapacheck na ng blood pressure. Kausapin muna natin si Chief. Magandang araw, Chief. Yes, ma'am. Morning. Mag-donate po tayo ng dugo. Oh, sana kung successful to at hindi ako mag-high blood, talagang every 4 months naman, nagdo-donate ng dugo. Oh, sana nga maging successful uli ako para dire-diretso dito. Ganun. Bakit niyo ginagawang regular? Alam mo kasi, maganda talaga sa katawan natin pagka nagdo-donate tayo lagi ng dugo dahil isa pa. Parang nag-cleansing din tayo niya pagka yung nagdo-donate tayo ng dugo. Isa pa, nakakatulong tayo sa mga nangangailangan din. Kaya yun na. Para po sa mga kapanyong kasamahan. Doon sa mga kasamahan ko, mas lalo sa sumusuporta rin sa Dugong Alay, Dugtong Buhay. Sana masuportahan nyo pa rin to. Yung advokasya natin na mag-donate ng dugo at makatulong tayo sa ating kapwa. At isa pa, maganda sa ating pangangatawan yan. Okay, thank you. At ating nakapanayam si Chief Andrew Mendres naman ng Bantay Pasig Division at ayon nga sa kanya, every 4 months siyang nagdo-donate ng dugo. Sa dahilan naman din na ito yung maganda sa pangangatawan at nakakatulong nga sa mga mamamayan na kakailanganin ang dugo. Kanina binanggit na rin ni Colonel De Dios na sa pag-usap niya sa founder ng Dugong Alay Dugtong Buhay na si Nap Marilag ay malaki na ang pangangailangan ng dugo. Kung kaya't sila rin mismo ay nagsagawa nitong inisyatibo na ito, isang bloodletting project para makatulong nga sa pangangailangan na ito. At magiging patuloy itong proyektong ito ng TPMO, ng Dugong Alay Dugtong Buhay, ni Konsehal Kin Cruz at ng ilan pang mga katuwang nila para sa proyekto hanggang alas 4 ng hapon. Bukas ito para sa mga Pasigueño na nais maging volunteers o maging blood donors. At mula dito sa TPMO office, ako si Luan Peñano para sa latest ng Ayon Pasig.